maliwanag ang ating Vice President, no? Pangtakip lang ito na Manila Franz Castro at ng CPP-NPA-NDF. She has a very keen appreciation of the powers vested in her so that her words, compared to our words, is heavier, no? Yeah. Because it's the official stand of government. Iba talaga pag gobyerno ang nagsabi at malinaw na sinabi ng ating Vice President kung sino si Franz Castro at ano ang Alliance of Concerned Teachers at ano yung kanilang totoong pakay, no? Tsaka gusto ko, ano, Franco, yung iminensya niya yung term na red tagging, no? At kung ano talaga ito. Maliwanag ang ating Vice President, no? Pangtakip lang ito na Manila Franz Castro at ng CPP-NPA-NDF. Kasi, ano, yung sinasabi naman ni Vice President, no? Sinasabi naman natin yan dito, eh. Paulit-ulit. But, there's a big difference. She's the Vice President of this country and the Secretary of Education, which means that she has a very keen appreciation of the powers vested in her so that her words, compared to our words, is heavier, no? Yeah. Because it's the official stand of government, no? So, which brings me back, ano, Franco, no? I want to talk about this Yusek Roy Cervantes calling me and saying the first thing that he says is that nagre-red tag kayo. Diba? Can you imagine that? Yes. Coming from the office of the Executive Secretary, and not only that, this comes also straight from the office of the Secretary of the Communications, Chelly Garafil, no? This term, red tagging. And up to this time, no, when we've already asked them to condemn the CPP-NPA-NDF clearly and unequivocally in a public condemnation, they have not done so, no? So this is why we appreciate a vice president like that, because iba talaga pag gobyerno ang nagsabi at malinaw na sinabi ng ating Vice President kung sino si Franz Castro at ano ang Alliance of Concerned Teachers at ano yung kanilang totoong pakay, no?